ang ulat panahon ni GMA resident meteorologist na Daniel Mangtani Cruz. Mga kapuso, isa na pong ganap na bagyo yung low pressure area. Pero yan, nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility. Lalo itong lumakas bilang isang tropical storm na may international name na Nyatoh. Huli itong namataan ng pag-asa kaninang hapon sa layong 1,525 kilometers east ng Southern Luzon. Nasa dagat pa yan, mga kapuso, at ang kanyang lakas, ha, 75 kilometers per hour malapit sa gitna. Sa latest wind map ng Metra Weather, ito pong umiikot na yan yung sentro ng bagyo. E posible itong pumasok ng PAR, bukas at tatawagin yan na bagyong Odette. Ito po magiging unang bagyo ngayong buwan ng Disyembre at panglabinlimang bagyo para sa taong 2021. Makikita nyo, mga kapuso, manggigilid lang yan dito sa ating easternmost side ng area of responsibility. Pero posible pa yung lumakas habang nasa karagatan. Itong tinitingnan nyo, yung mga kulay na yan, yan yung lakas ng hangin, mga kapuso. At yung kulay pink na nakikita nyo, yan yung posibleng mahigit 100 kilometro kada oras na hangin ng bagyo. Kaya pwedeng maging isang typhoon yan, mga kapuso. Ngayong November, walang umiral na bagyo sa PAR. Malayo po yan sa inaasahan na 2 o 3 bagyo kapag buwan ng November. Marahil, mga kapuso, may iba na nagtatanong kung bakit wala may umiiral na La Niña at apektado ang ating bansa. Kaya, mga kapuso, hindi lamang po La Niña ang nakakapekto sa dami ng nabubuong bagyo, hindi lang dito sa Pilipinas, kundi dito sa may Western Pacific Ocean. Isa sa mga dahilan, may tinatawag tayong Madden-Julian Oscillation. Isang atmospheric wave yan, mga kapuso, na umiikot sa buong mundo at tuwing isang buwan, dumadaan yan dito sa ating bansa. At noon nga November, wala po yan dito sa may Western Pacific Ocean, kaya walang nabuong bagyo noong November. Pero mga kapuso, meron din pong hindi magandang epekto yung kawalan ng bagyo. Walang ulan, kaya may epekto yan sa pagbaba ng level ng tubig sa mga dam. Katunayan po, itong Angat Dam, mas mababa yung water level ngayong taon kumpara noong nakaraang taon na 2020, yung kulay green. Yan yung unti-unting bumababang level ng tubig sa Angat Dam. At yan ay titingnan natin kung maapektuhan ba yung supply ng tubig sa Metro Manila next year. Samantala, dahil naman sa amihan at localized thunderstorm, asahan po yung pag-uulan bukas sa ibang bahagi ng bansa. Sa rainfall forecast ng Metro Weather bukas ng umaga, may ulan ka na dyan sa Mekagen Valley, Cordillera, gayundin sa mga probinsya ng Quezon at Aurora. May chance rin ng ulan sa Bicol Region at ilang bahagi ng Mimaropa. Posibleng magpatuloy yan hanggang sa hapon, mga kapuso. May posibilidad din ng ulan sa ilang lugar dito sa Metro Manila. Makikita nyo, walang kulay, mga kapuso. Pero pagdating ng hapon hanggang gabi, posibleng ilang lugar makaranas ng mga pag-ulan. Sa Visayas, uulanin din sa hapon ang Samar Provinces, maging dyan sa Mepanay Island at Negros Provinces. Pero mga hanggang katamtaman lang, mga kapuso. Sa Mindanao, may ulan sa Sulu Archipelago pagdating sa umaga, pero pagdating ng hapon, mas maraming lugar sa Mindanao ang makakaranas ng mga ulan at may mga malalakas na pwedeng magdulot ng mga pagbaha at landslide. Magiging maalon pa rin ang mga karagatan ng Batanes, Babuyan Group of Islands, dito sa may Cagayan Isabela, buong Ilocos Region hanggang sa may Zambales, mga kapuso, at delikado po yan sa mga maliliit na bangka. Yan ang latest sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz, magplano para sigurado. Ito ang GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News.